Isa pong magandang balita sa magsasaka, lalo na po yung mga nagtatanim ng kamatis, ay napakaganda po ng presyo ngayon. Dahil po sa kaulan, ay walang maraming supply ngayon ng kamatis, kaya mataas na ang presyo. Nasa 100 na po ang farm gate ngayon. So, ang masamang balita ay napakadalas po ng ulan at ang bagyo. Ito, may paparating na naman bagyo. Kaya kailangan po pag-isipang mabuti kung paano maisasalba ang ating kamatis tulad nito na may bunga na at malapit ng pitasan. So, nakapanghihinayang po kung sa ganito ng sitwasyon ay masisira pa siya dala ng kalamidad. Pero kung talaga pong malakas ang bagyo, wala tayong magagawa. Ngayon pa man, may magagawa tayo kahit kaunti para kung sakaling dumaan ang bagyo na hindi naman siya gaanong malakas, ay maisalba natin ang ating tanim na kamatis. So ganito po kami kung magtali ng kamatis kapag katag-ulan. Dahil pagtag-ulan, syempre maraming bagyong dumadaan at malalakas ang hangin. Kinakailangan maayos ang pagkakalagay at ng puno ng kamatis. So, kung tagaraw, string lamang nakalagay dito, okay na. Tapos tatali lang sa bandang itaas, okay na dahil walang hangin. Pero dahil po ngayon ay mabagyo, ito ang ginagamit namin. Ilalagay namin dito. Pagkatapos, para hindi siya umugang ganun, dahil pag bumagyo po at umugang ganun, may posibilidad na mamatay itong kamatis. Pero kung siya ay mayroong stick na katulad nito, tapos pagbata pa siya, ganyan palang kataas, una tatalian namin dito. Ayan, hindi na po siya uuga. Pagkatapos, pag siya ay gaganyan na kataas, magtatali na naman kami rito. Dito, ayan. Ayan, matatag na po siya. Kahit siya ay mahangin, hindi siya gagalaw. Pagkatapos, ito, itatali namin dito. Maglalagay kami ng alambre. So, ang taas ng alambre, ibabase po natin kung hanggang saan ang aabutin ang taas ng kamatis. Dito sa pangyayari na ito, kung tumaas yung kamatis, dapat dito nakalagay yung alambre. Dito sa gawin na to. Pero dito namin na ilagay. Okay lang. Ngayon, hindi po sapat ang tali rito. Kasi pag namunga sa banda rito, babagsak na ganyan yan. So, kailangan may tali naman tayo sa pataas para huwag siyang humugso. Ito, itatali namin sa alambre. So, ang pagtatali po, bago lumaki itong mga bunga. Mas maganda kung may bulaklak pa lang at mataas na ito, itali na agad natin. So, katulad nitong isang to, kung kailangan, itali na agad bago lumaki yung mga bunga niya. Bago po lumago ng husto, kailangan maglagay naman ng string dito sa banda rito. Ayan. Pagkatapos, itatali tayo ng straw rito at itatali ito para huwag bumukang ganun. Para hawak siya nitong straw. Ang silbi po nito, itong string na ito, para kung maramin man sanga rito,
eh huwag siyang bumagsak dito. O kaya, sasalalay yung kanyang ibang bunga. Ayan. Nakasalalay yung kanyang ibang bunga. So, hindi magkakaroon ng puwersang pababang lahat na ganun. O, baka hindi makayanan kasi yung sanga. Ito, nakatutulong ito. So, kung malago na naman itong sanga, maglalagay na naman tayo ng pangalawa. Ito po yung pangalawa. Mula rito, ganun din po ang sistema. Ayan. So, sasapuhin niya yung mga sanga na gumagawi rito. At saka yung ibang bunga, ayan, alalay siya dito sa bunga. Ngayon, ito, dito yung kabilang tudling. Ito yung, dito tayo sa kabila, mas malago rito. Ito yung pangalawang string. Ito yung una niyang string. Ayan, nakasalalay yung mga kamatis. Ito yung pangalawa. Nakaagapay dito sa mga sanga. Tapos naka-attach siya rito sa mga tulos. Ngayon, mas maganda po kung medyo nakabuka ng ganyan. Ayan. Itong mga sanga. Dahil ayaw naman ng kamatis na siksikong ganun. Pero dahil may paparating na bagyo, kailangan nating sikipan ang tali. Kaya ang gagawin namin, ito. Ito yung alambre namin. Ididikit na namin yung string. Ayan. Pati yung sa kabilang string. Ito. Tapos, pagkukunikin na namin yan. Ayan. Bakit po? Kasi kung malakas ang hangin at may ulan, talagang posibleng bumagsak ang ibang sanga. Kaya pag ganyan, ayan, medyo matatag na siya. Ayan, kahit humangin. Oh. So, ito po ang main post. Malalim ang pagkakabaon niya, ang distansya niya, hanggang dito sa kabila. Sa mga 2 meters o 2 and a half, depende po sa gusto natin. At saka ito namang secondary post, ito maliliit lang, maaaring 4. Ito, may namatay lang na isa rito, pero 4 yung nasa pagitan ng main. Ngayon, nandito po isang alambre. Meron naman tayong alambre rito sa itaas. Kung sakaling tumaas itong kamatis, ito, katulad nito, at patuloy pa rin ang kanyang pamumunga, so pwede na siya nating itali rito. Ayan. Yan. Yan naman po ay kung sakaling yung kamatis natin ay tataas pa. Kasi may panahong tumataas ang kamatis at tumatagal ang buhay. Kaya may alambre rin doon. Actually, yan po ay naka-design sa balag ng ampalaya o mga cucurbits. Pero ginagawa naman namin to, ganito na rin ang ginagawa namin dito sa kamatis. Para siguradong matatag. Dahil magkakakonek ang kanyang mga alambre, so matatag siya. Kahit siya, sabihin natin may bagyo, hindi siya basta bubuwal. Nagpapasalamat sa inyo at sana ay nakatulong ang mga tip ko. So, thank you for watching.